Ito guys, bibiyahin na ako. Tingnan natin kung gaano katipid ang Hyundai Accent CRDi or diesel. Bibiyahin tayo. Start natin engine. Yun. Basahin natin odometer. 178,842 kilometers. Nag-start tayo. Tingnan natin kung gaano katipid ang Hyundai Accent. Okay guys, eto guys, so madilim pa sa labas. It's already 5:40 in the morning. Bibiyahe tayo buong araw kung magkano gagastusin natin na yan. Papakita ko sa inyo kung gaano katipid ang Hyundai Accent CRDi guys. Ayun, ayan sa labas. Madilim pa sa labas. Ayan. Wala pang makita. Okay guys, bibiyahin na tayo. Yan, pinailawan ko na. Okay guys, ang tinakbo natin from 178,842 minus 178,908 is equal to 66 kilometer guys ang naitakbo natin simula nung umaga hanggang ngayong tanghali. Nabawasan tayo ng 2 bars. Running engine yan guys, aircon. Di ko kasi ito pinapatay kasi i-take times para patayin siya kasi ano siya eh, turbo. Sabi ng kasa, masisira daw pag parati mong pinapatay na hindi nakarelax mo na yung turbo kahit man lang 10 minuto. Kaya minabuti ko na lang hindi patayin siya habang kumakain. Ayan, naka-running engine siya, pati aircon. Ayun yan, tinakbo natin. 2 bars ang nabawas. Tapos 66 kilometers ang tinakbo. Kahit nakatigil, ayun, running engine pa din. Okay guys. Okay guys, pauwi na tayo. Hapo na po, magdagabi na po. Pauwi tayo. Tingnan natin ang konsumo ng Hyundai Accent sa buong maghapon pagpamasada sa buong Kamaynilaan, paikot-ikot. Okay guys, nandito tayo ngayon guys sa Dunya Solidad, Paranaque guys. Lalabas tayo sa Baliwan, sa may City Hall ng Paranaque din, doon sa Doktora Santos, kilala sa pangalang Socat Road. Okay. Parang walang pandemic guys. Traffic masyado. Yung kabilang lane natin, di na gumalaw hanggang sagad yan sa Isimbikutan. Yung kasalubong sa kaliwang bahagi natin ng inyong screen. Yan, di na gumalaw. Grabing haba yan hanggang Isimbikutan. Sobrang taas na traffic. Yan, kakaliwa na tayo dito. Dito tayo kakaliwa sa France. Hindi po France, ibang bansa guys, kundi street lang yan ng Paranaque. Sa buong hapong pagpamasada ng Hyundai Accent CRDi or diesel engine 1.6 2016 model. Kung gaano katipid ang Hyundai Accent 2016 model
hindi lang 2016 model, kundi lahat ng Hyundai diesel na Accent, pangmasa talaga. Talagang di ka magsisisi. Sobrang tipid. Kasi guys, nung inuwi ko to ng Mindanao, from Las Piñas to Mindanao, probinsya po sa Mindanao, hindi po Mindanao Avenue sa Commonwealth, doon sa may circle, kundi Mindanao po ng probinsya ng Butuan. Na-estimate ni Waze, from Las Piñas to Mindanao Butuan, 1,500 kilometers. Ang ginasto po namin sa fuel niya, long drive lang yon, walang traffic, 2,000. One full tank lang po ang inubos niya papuntang Mindanao. 2,000 nung 2018 umuwi kami na Mindanao, dalawang bihis kami umuwi, 2017 and 2018. Ayun. Kaya pag kukuha pa rin ako sunod, pag kotse, Hyundai Accent pa din. Accent diesel. Sobrang tipid, laking tulong. Hindi yung matakot ka umapak kasi sa gasolina o sa accelerator, kasi matakot kang matuyo. Eh ito, wala kang kaba kasi sobrang tipid. Kasi nung umuwi kami sa ano, probinsya, umaabot ng sa calculation ko parang 38 kilometers per 1 liter. Halos pag long drive yun guys ha, hindi yung city drive. Long drive yun, walang tigil yun. Las Piñas, dire-diretso sky ano, Islix South. Mag-exit ka na ng Batangas. Tuloy-tuloy yun, walang traffic. Kaya kinakalculate ko, umabot ng 38 kilometers per 1 liter. Sobrang parang motor. Pero hindi overload yung kotse guys, kasi dalawa anak ko, misis ko, yun, yun lang sakay. Magaang lang. Kasi pag mabigat din ang sasakyan, hindi angkop dun sa capacity niya, lalaki ang consume mo. Eh ito, ito, namasada tayo buong araw to, running engine, walang patayan. Pag uwi na nito mamaya, pagdating ko ng bahay, yun, pinapatay natin. Pero 10 minutes ko pa pinapatay dahil turbo to guys. Sabi nga ng, ika nga ng mga mekaniko, kung gusto mong ingatan yung turbo ng Accent, huwag mong patayin agad pagdating mo sa bahay yung makina mo. I-advise ng mekaniko, 5 minutes relax mo muna ang engine bago mo patayin. Ginawa kong 10 minutes para maalagaan talaga ang turbo. Kasi ang turbo nitong diesel Accent nagkakahalaga ng 60 to 80,000 pag nasira. Kaya alagaan lang. Pwede namang lagyan ng timer, hindi ko na nilagyan. Ako na nagta-time-time sa sarili ko. Pero sa sunod, pag makabili ako ng bagong Accent, ganun, ganito din, pero gusto ko matik na. Kasi napaka-traffic po sa ano, sa Manila guys, sa Mamasada. Talagang mangangalay ang mga paa mo pag ganito manual. Itong unit ko, manual to. Kaya bibili ako. 7 years lang to sa ano guys eh, sa Grab. 7 years lang, after 7 years yung franchise mo andyan pa din, pero yung unit mo kailangan replace, palitan mo na ng bagong unit. Kaya bala kong bumili, mag-cast na ako ng ano, ng Hyundai Accent, ganito din. Kasi kung ipamamasada mo, talagang hindi mapunta lahat ng kita mo dun sa DC lang.
kasi matipid talaga siya. Mamaya tingnan natin kung magkano ma-fuel natin ito. Kasi everyday guys, pinupultang ko to. Kasi ayaw ko namang mahasil yung mga pasayro. Nagmamadali yung pasayro, bigla ka lang pag-gasolina tayo. Parang hindi maganda. Kaya ako, everyday full tank to. Pag bumibiyahe ako, pag nakuhanan, full tank. Bawat uwi, full tank to, full tank. Tingnan natin, pakita natin sa inyo kung gaano katipid ang Hyundai Accent na to. Ito guys, ginabi na tayo. Malapit na tayo sa gasoline station. Pag-usulihin na tayo. Tingnan natin kung magkano full tank, additional full tank nito. Magkano kinonsumo natin. Okay, dito na tayo. Ang presyo ng fuel guys, 37.77 per liter. Full tank sir, diesel. Apat na bar ang naubos natin sa ano? Sa isang buong araw. Ayan, tumaas na. Ayan, fuel natin guys. Counting. Nag-automatic siya guys ng 457. Okay. 457. Okay na yan boss, 457 na. Okay. Okay, kumonsumo tayo ng 457 sa maghapon nating pagpamasada. Okay guys, ganun katipid ang diesel Accent. 457 lang sa buong maghapon pagpamasada. Okay. Yan guys, full tank na tayo. Ayan. Okay, thank you sir. Okay guys, ganon katipid ang Hyundai Accent 1.6 diesel engine. Okay guys, sana nakakatulong yung mga info na binigay ko sa inyo. Kung gusto nagbabala kayo ng kumuha ng kotse, kayo po ang magdesisyon kung anong gusto nyo sasakyan.